Teacher V and welcome to my channel. For this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking weekly home learning plan. And yung weekly home learning plan ay isa sa mga requirement sa ating mga teachers at ito yung magsisilbing guide ng ating mga students and parents sa pagsagot nila ng mga activities. Sa distance learning. Ito yung sample galing dun sa DepEd memo mismo. Ito yung pinakita nilang sample. Makikita natin dito yung week 1, quarter 1. Then, meron tayong 5 columns, day and time, learning area, learning competency, learning task, and mode of delivery. Kung dati, pinapagawa tayo ng DLL or yung lesson plan, dito sa distance learning, ang kailangan nating i-accomplish is yung weekly home learning plan. Ilalagay ko sa description ng video na to yung link para may reference kayo dito sa memo about sample weekly home learning plan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung sa akin. So, I'll be showing you the weekly home learning plan for grade 9 mathematics. Ayan. So, ito yung nagawa ko ng weekly home learning plan. Makikita ninyo, of course, nandito yung name, and then yung date cover, kung anong week ito. Then yung grade and section, schedule of pick-up Friday, and schedule of return is the next Friday. Kasi yun yung schedule sa school namin. And then, makikita ninyo yung 5 columns dito. First column, yung date and time. Yung second column is yung learning area. Yung pangatlo, yung learning competency natin. Kinuha ko lang sa milk. Pero pwede nyo nang hindi ilagay yung milk 1. Pwede yung learning competency na lang. And then, yung pang-apat na column, makikita ninyo yung learning task. So, nandito na yung mga activities na gagawin ng bata. And yung pang-5 column is yung mode of delivery. Ngayon, bago ka nga pala gumawa nitong ating weekly home learning plan, dapat meron kang MELCs o yung mga learning competencies by subject area at kailangan align doon yung ilalagay mong learning competency. At the same time, kung modular distance learning yung gagamitin ng school niyo, dapat meron kang self-learning modules. Katulad dito sa ginawa ko, nilagay ko sa learning competencies yung MELC 1, illustrates quadratic equation. Pero pwede nyo itong dagdagan ng other learning objectives, yung KSAV, yung knowledge, skills, attitudes, and values na learning objectives, pwede rin naman. Basta dapat align sa ating milk. And then dito sa learning task, punta tayo sa learning task, andito yung mga gagawin ng students natin. Kaya dapat, we need to make clear instructions for the learning task. So dapat yung procedure instructions ng gagawin ng bata ay naandito sa kanilang learning task. At their parents will become their teachers. Kaya dapat talaga understandable yung mga nakalagay dun sa learning task natin. And ito yung magsisilbing guide ng parents para ma-monitor niya yung mga activities na ginagawa ng kanyang anak sa bahay. Kaya dapat talaga malinaw yung ating mga instructions or activities na gagawin ng bata sa learning task. Ngayon, dito sa aking learning task, meron akong nilagay na pre-activity or ito yung parang introduction. Remember yung idea instructional process natin, di ba? Yung I don't means introduction. So dito, parang i-ready mo lang yung bata. Ayan, ang nilagay ko rito, read the introduction part, yung page 6. Ayan. Para malaman niya kung tungkol ba saan itong pag-aaralan niya. Ayan, ito yung module na gagamitin namin. We are using the self-learning modules provided by the DepEd Region 4A. Ito yung kanilang binigay sa amin na modules. Kaya ito rin yung gagamitin ng aming mga students. Ito yung introduction part. Ayan, ito yung ipapabasa ko sa kanila, nakalagay dun sa learning task, di ba? Read the introduction part, page 6. Nilagyan ko ng page number para guided talaga yung magulang or yung student sa gagawin nila. Ayan, page 6. Tapos ito yung introduction na kailangan nilang basahin.
And aside sa pagbasa ng introduction part, meron pa akong nakalagay dun sa weekly home learning plan ko na kailangan nilang gawin yung learning task 1. Kasi itong learning task number 1, ito yung mag-lead sa kanila or mag-i-introduce sa kanila nung parang pinaka-topic namin. At the same time, recall na rin. Pero sa ibang mga self-learning modules, meron silang pre-test na nakalagay. So, pwede mo rin ilagay yon dito sa learning task, yung sagutan nila yung pre-test. Pero dito nga sa amin, sa case nga namin, walang pre-test na nakalagay. Kaya ayan na lang, yung learning task 1 na lang, ito, yung pinasagot ko dun sa aking mga students. By the way, we will be using the modular distance learning, okay, MDL printed. Kaya talagang nakabase kami sa mga self-learning modules. Then after nun, na-introduce na sa kanila yung pinaka-topic namin, may nilagay ako dito na discussion, so ito na yung parang mag-aaral na talaga sila. Read and study the illustrative example on pages 6 and 7. So under na nung development phase ng idea instructional process natin. Yan, pages 6 to 7. Yan yung pag-aaralan nila after nilang masagutan yung learning task 1. Hanggang dyan lang. So, kailangan lang din natin ilimit yung ipapagawa natin sa mga bata kasi hindi lang naman isang subject lang yung gagawin nilang mga activity, di ba? Tapos ito, may nilagay akong supplementary materials at ito ay optional. Meaning to say, pwede nila itong gawin or pwede rin namang hindi. Kasi may mga students naman tayo na may data or may internet. Pwede nilang mabrowse to. Nilagay ko lang yung link na ginawa ko kasi may mga ginawa kong instructional videos related dun sa topic ko, kaya nilagay ko dyan sa supplementary materials para makatulong sa kanila na maintindihan nila yung mga examples na nakita nila dun sa modules. Pwede rin naman maglagay tayo dito ng mga books kung meron kayong binigay na books or pwede rin website. Sa amin kasi wala namang books na binigay. As in, yung modules lang yung ibinigay, kaya ang ginawa ko na lang is yung mga videos, nilagay ko yung link dito. And eto na, independent practice. Ia-apply na nila yung natutunan nila doon sa module. Kaya ang sabi ko doon, sasagutan nila yung or gagawin nila yung learning task 2. Ayan. Skinopya ko lang yung direction para hindi talaga sila maligaw. Complete the table below. Page 11. Yan lang yung gagawin nila dito sa learning task 2. Kasi ito yung dito na natin malalaman kung naiintindihan ba talaga nila yung mga example na nabasa nila dun sa module. Ayan, complete the table below. Ayan, nilagay ko lang muna A only. Ayun. So, tapos na yung ating day 1, week 1. Again, huwag tayong magbigay ng sobrang daming activity. Isa o dalawa, pwede na yon para sa mga students natin. Punta tayo sa day 2 ng ating week 1, Tuesday. So, itong aking learning competency ay iba na. Ito ay yung MELC 2, solves quadratic equations by extracting square roots and factoring. So, nag-start na agad ako sa discussion and sabi ko rito, read and study these topics. A, solving quadratic equations by extracting square root. Tapos nilagay ko ang pages. Ito yun. Ayan. Solving quadratic equations by extracting square root. So, babasahin nila yan kasama yung kanilang parent. Pag-aaralan nila, pages 7 to 8. Ayan. Then, aside doon, pag-aaralan din nila yung by factoring, pages 8 to 9. Ayan. Solving quadratic equations by factoring. Nilagay ko ulit yung page. Then, may supplementary materials. And again, optional pa rin to. Pwede nilang panoorin yung video tutorials about extracting square roots and by factoring. Kung meron din kayong nakitang video na related doon, pwede nyong ilagay yung link dito para mas malinawan nila or malaman nila kung paano ba isolve yung ganun. Lalo na sa atin sa math, hindi sapat na binabasa lang nila yung example, di ba? Hindi nila agad nagigets. Then, punta tayo dito sa application na nung natutunan nila. Sabi ko rito, do learning task 3, letter A and B only. Ito yung learning task 3.
Ayan. So for the variable, page 12, yan. So for the variable of the following quadratic equations, by extracting square roots, yun yung A, tapos yung B by factoring. So ayan lang muna, A and B lang muna yung pinagawa ko sa kanila. And ayan na, tapos na yung ating day 2 para sa ating week 1. Paano naman the next day? O day 3 or Wednesday for week 1. Nag-start ako dito yan sa discussion, read and study these topics. Ayan, solving quadratic equations by completing the square. Ayan yung nakaspecify dun sa aking learning competency. Ito yun, yung pages 9 to 10, babasahin naman nila to. Parang continuation lang nung ginawa nila nung Tuesday. Ayan. Pages 9 to 10, basahin nila to, completing the square. Ayan. May mga example ulit na kailangan nilang pag-aralan. And then, makikita ninyo, naglagay ulit ako ng supplementary materials or optional ulit ito. Pwede silang manood ng video tutorial about quadratic equations by completing the square. And for the application, do learning task 3C only. Solve for the variable of the following quadratic equations, page 12. Ayun na yung letter C. Diba nung Tuesday, pinagawa ko yung A and B. Dito naman, sa Wednesday, ang gagawin nila is yung letter C, completing the square. Tatlo lang yung given dito, so tatlo lang yung isosolve nila. Pero it's up to you pa rin kung gusto nyong dagdagan pa yung mga gagawin nila. Basta wag lang din sobrang dami. Pwede nyo naman dagdagan din ng iba pang mga activities. Now for the Thursday or last day na for week 1. So nag-start ulit ako sa discussion. Read and study letter D. Yan, solving quadratic equations using the quadratic formula. Page 11. Continuation lang din nung binasa nila nung Wednesday. Ayan na. Tapos, after nilang mabasa or mapag-aralan yan, meron pa rin akong nilagay dito na link. Kung gusto nilang manood ng video, pwede rin. And for practice or application, gagawin naman nila yung letter D dun sa learning task 3 using quadratic formula. Ayan, tatlo lang din yung given dito. Ngayon kung gusto nyong dagdagan, pwede rin. And then since ito na yung last day for week 1, naglagay na ako ng parang assessment or evaluation. Para ma-generalize na nila kung ano ba yung natutunan nila for this week 1. Do learning task 3 using the concept map below. Explain what you have learned in this module. Doon pa rin sa page 12, ito yun. Ayan, nakikita nyo yung under ng A, di ba? Ito yung assimilation sa idea instructional process natin. Ayan. Dito, isasama rin na niya lahat ng natutunan niya for that whole week. How do you solve quadratic equations in one variable using square roots, extracting the square root, using factoring, using completing the square, using quadratic formula, and yan yung nasa gitna, how do you illustrate quadratic equations? So, ito na yung parang overall na natutunan nila for week 1. Okay, so ganun na yun na gawa na natin, natapos na natin yung ating weekly home learning plan for week 1. Ngayon, papaano naman yung mode of delivery? Yung mode of delivery tells how the outputs of the students will be submitted to the teachers. Itong weekly home learning plan na ginawa ko is for MDL lang or modular distance learning lang. Kaya ang nakalagay dito sa mode of delivery namin is parents will bring the students' output on the day of retrieval of the modules next week. Ang schedule ng school namin is every Friday. Kaya every Friday, dun sila kukuha ng modules and then dun din sila magpapasa ng kanilang mga outputs. Pero kung online distance learning o ODL, yung mode of delivery ninyo, ang ilalagay mo rito is, halimbawa kung Google Classroom yung gagamitin ninyo, isasend nila yung mga outputs nila through Google Classroom or Google Forms. So depende sa teacher or depende sa learning modality na i-offer ninyo sa mga students. Basta dito mo i-specify kung paano nila ipabalik or ipapasa yung kanilang mga outputs. Ayan, so natapos na natin yung ating weekly home learning
plan. So, ganito lang lagi yung gagawin natin at ibibigay natin to kasama yung kanilang mga self-learning modules. And ayan, sana may natutunan kayo sa video ko na to at nakatulong kahit papano sa inyong paggawa ng inyong weekly home learning plan. Kaya huwag niyong kalimutang i-share din to sa ibang mga teachers. At pwede rin kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. Pwede ka rin mag-comment kung anong gusto mong content ko sa susunod kong video. And you can download the soft copy of my weekly home learning plan on the link provided in the video description or in the comment section. So, iwanan ko dun yung link para meron kayong soft copy. And you can follow us on Facebook. Ang Facebook page namin is Grade 9 Mathematics. So, marami kayong makikita mga videos dito related sa Grade 9 Math. Okay, and thanks for watching. See you again and happy teaching. Bye-bye!